Ay, mga kapaps, mga kapasyon. Gagawin natin ngayon ay magre-lecture ako ng ano, ng pag-a-adjust ng needle ng carburetor. Tuturo ko sa inyo kung paano tamang pagsaset ng pag-a-adjust sa needle ng carburetor. So, nakikita nyo ngayon sa picture na pinapakita ko na needle adjustment carburetor. Itong needle na to, yung picture na to, nakikita niya yan. May 5 settings po yan. So, sa kaliwa, meron leaner at richer. So, pag sinabi natin leaner or lean, ano siya, more in air, less fuel, no? Advantages niya, fuel save. Disadvantage niya, ito nga, pwede tayo magkaroon ng problema sa makina, mag-overheat yung makina ng motor natin, or yung tinatawag spark plug fouling, yung sabihin pagkasira ng spark plug natin, kasi nga dahil sa yung pag nakalin yung settings natin tulad nito 1 and 2 ang setting niya is lean. So pag dyan nyo po nilagay, makakasave nga kayo, pero yung arangkada kulang na bitin na bitin, yung sabihin kulang, mahina yung arangkada, and then makakasave nga kayo, pero may disadvantage po yan, mga paps, na dapat natin malaman. So yung iba ginagawa, nag-a-adjust sila sa number 1 or 2, pero tinutono nila sabihin, dinadam, kasi nga pag nasa 1 and 2 tayo, mas lamang yung air na pumapasok sa makina natin, and nag-a-adjust sila dito sa fuel. Sa fuel sila nag-a-adjust para maging balance yung parin yung settings nila sa carburetor nila. Pero sabi, tulad ng sinasabi ko sa inyo, may disadvantage po. Pwedeng masira yung motor nyo, yung engine ng motor nyo. So ito nga yung disadvantage natin, engine knox, overheat, spark plug fouling. So pinakamabigat dyan yung overheat tsaka yung engine knocking, yung sinaking katok, maaaring katok yung ating makina. So malaking gastos po yung mga paps, kaya ingat po tayo sa pagsiset. Ito naman sa number 4 and 5, ito yung tinatawag natin rich or lean, richer. Pag sinabi natin rich, more fuel siya, more fuel, malakas yung arangkada, pero malakas sa arangkada, rich, more fuel, less air. So advantages niya, more power. Ang ano lang nito, ang disadvantage is poor fuel economy, ibig sabihin matakaw sa gas. Malakas ng markada, pero lintik naman kung makalaman ng gas. So talagang mamumulubig sa gas. Ito ginagamit lang to para sa mga nagre-racing yan. Gusto nyo yan kasi malakas ang arangkada. And then, ang mga disadvantage nito, siyempre, for fuel economy, yan, malakas sa gas. Black smoke coming up the exhaust. Ibig sabihin, yung napapansin nyo na may usok na malalabas yung mga carbon deposit full itim sa exhaust nyo, papunta palabas ng tambutso. So ito, foul spark plugs, ito yan yung kung papapansin nyo, kung malakas yung naka-reach yung settings ng needle nyo, ng carburetor nyo,
Ayun, papansin yung laging basta laging basa yung ano, basa yung spark plug, ganun. Yun, lahat may advantages. So, isa rin yung sa pag hindi natin na set ng maayos, pwedeng masira yung engine natin. Ganun, either lean or rich, lahat yun may advantages. So, mas nire-recommend ko na recommendado talaga ng mga expert din natin, mga mekaniko, na dito tayo magsaset sa balance settings o tinatawag nating optimal. Ito yung recommended talaga, safe, pinaka safe na setting na nagagawin natin. So ginawa ko tong tutorial na to para mas maintindihan. Marami kasing nagtatanong, basta lang sila nagsaset na hindi nila alam may risk yun sa makina ng motor nila. So itong tinuturo kong tutorial lecture ay ano, ay 5 settings ng needle ng carburetor. May ibang klase kasi ng needle sa carburetor, pero mga carburetor na one setting lang, sabit ito lang yan, one setting lang, single lang. Pag ganun yung needle ng carburetor nyo, ibig sabihin optimal setting na siya, wala ka nang babaguhin. Yung carburetor na yun, nakaset na as optimal setting. Meron namang 3 settings tayong tinatawag na needle, carburetor. Pag 3 settings ng carburetor, syempre, kung ano yung pinaka-needle niya, dun tayo. Kung 3 settings siya, dito tayo sa needle. Sa middle, number 2, pipili natin number 2 kasi yun yung pinaka optimal setting niya. Sa case ng Passion natin, yung Passion natin ay 5 settings yung needle niya. So recommended, siyempre kung ano yung pinaka middle, dun tayo. So ang pinaka recommended niya is number 3, ito yung balance settings, tinatawag ng optimal. Ayun mga paps, no? So sana naintindihan niyo po yung tinuro kong explanation o lecture tutorial about sa needle. Hindi ko na masyadong ano, yung explanation. Actually sa disadvantage, marami yan. Advantages ng disadvantages ng din. Marami yan, marami pa yan. So hindi ko, pinili lang ako yung mga common na advantages para, kasi napakarami rin yan eh. So ang pinaka-iingatan nyo dyan, pag dyan kayo nag-set sa 1 and 2, yung overheat tsaka itong engine knock, katok ng pwede masira yung engine natin. So ingat po tayo sa pagsiset ng din sa 1 and 2. So kung ayun, kung dyan tayo magsiset, siguraduhin natin na itutono natin na maayos yung carburetor natin. So hindi lang basta magsaset tayo dito ng 1 and 2. Kailangan din natin mag-adjust ng, kasi nga mas lean siya. Mag-adjust din tayo ng fuel. Itutono rin natin yung carburetor natin para maiwasan natin ito. Itong overheat tsaka yung knock na yan. At dito naman sa 4 and 5 is rich. So may disadvantages yan, marami rin yung disadvantages. Pinili lang ako ng mga common na na-encounter ko based na rin sa experience ko. So ingat din tayo kasi dito, kaya nga mapapansin nyo pag naka-reach yan, kadalasan nababasa yung spark plug natin dahil nga sa sobrang fuel na pumapasok sa engine natin. So yun, nagpapalya-palya, gano'n. Yun lang mga paps, no? So sana mas natutunan kayo sa video tutorial ko sa pagle-lecture ko ng needle adjustment carburetor. So itong tutorial na to
sa next video ko, abangan niyo po 'yon. I-actor ko po sa inyo kung paano mag-set ng sa needle ng carburetor na pipe settings. And then sa ganun na rin sa pag-a-adjust sa carburetor. Tamang pag-a-adjust na para maging guide nyo rin sa pag-DIY nyo sa motor nyo, pag-maintain nyo ng motor nyo. Ilang mga kapaps, maraming salamat. Sana mayroon kayo matutunan sa ginawa kong video. Maraming salamat. God bless you.